Clarita's POV. Natotop ni Clarita ang bibig. Bakit ba naitanong pa niya yun? Kahit na nakasalamin ka pa. Tipid na sagot ng binata. Third, ayoko na malikot ang mga kamay. In short, magnanakaw. Uy ha, hindi ko ugali yun. Depensa ni Clarita sa sarili. Hindi pinansin ng binata ang kanyang sinabi. Muli nitong pinagpatuloy ang pagbabasa. Kapag nandito ako sa bahay, dapat 7 in the morning gising ka na para makapagsimula ng maglinis dito ng bahay. Madalas nagigising ako ng alas 10 ng umaga kaya dapat bago ako magising malinis na ang pool. Mahaba nitong sabi. Hindi po ba kayo nag-aanmusal? Tanong ni Clarita. Sinasabay ko yan sa lunch kaya dapat bago mag alas 11, nakapagluto ka na. Yan lang po ba sir, ang rule sa dapat kong tatandaan? Ang konti naman pala. Meron pa, sagot nito. Ayoko nagdadala ka ng kung sino-sino dito sa bahay ko, lalo na kung nobyo mo. Don't worry sir, wala naman akong boyfriend. Pag-iabang nasagot ang dalaga para ipabatid dito na single siya. Bumunghalit sa tawa si Celso. Obvious naman. Abat, napakayabang talaga nitong ungas na to. Para na ding sinabi nitong walang may nagkakagusto sa kanya. Sa bagay, hindi niya naman to masisisi. Kahit naman siya sinasabi sa sarili na pangit siya, gawa ng pagdidisguise niya. Di na lang niya kinontra pa ang sinabi ng binata. And last, don't you ever fall in love with your boss. Sabi nito sa seryosong mukha. Pinalukot ni Clarita ang mukha dahil sa sinabi nito. Fall in love? Hindi ba pwedeng crush lang? Ang love nagkumpisen sa crush kaya dapat iwasan mong dalawang salitang yan. Okay, fine. Sagot niya. Akala siguro ng amo niya may in love siya dito. Oo, aminada siya gwapo at malakas ang hatak ng karisma pero hindi naman ibig sabihin ma-fall in love na siya dito. Ngayon pa lang nata-turn off na siya dahil ayaw niya sa mga lalaking bilib na bilib sa sarili. Porket gwapo, feeling ka in love na. Celso, para ituro sa dalaga magiging kwarto nito. Follow me. Utos ito sa dalaga. Saan tayo pupunta? Maang natanong niya sa binata. Sa kwarto. Tipid nitong sagot. Uy sir ha, walang ganyanan. Ines na napapiksi si Celso. Ngayon lang yata siya nagkaroon ng kasambahay na feeling close sa kanya at feeling maganda. Pero aminada siyang naaaliw siya sa bago niyang kasambahay para nakakuha rin ng stress. Huwag ka nga mag-inarte dyan. Di ka naman kagandahan. Anang binata. Anong tingin mo sa akin, walang taste? Iahatid na lang kita sa maging kwarto mo, wag assuming. Sabi mo eh. Nakalabing sagot ni Clarita at tumayo na rin. Nasimula na nga itong humakbang kaya bumuntot na siya dito. Binaybay na lang mahabang hagdan paakit sa kung saan naroon daw ang kanyang maging kwarto. Sunday morning, first day of work ni Clarita. Maaga siya nakatulog kagabi kaya maaga din siyang nagising. Nag-inat siya ng mga braso bago bumaba ng kama. Mabilis na inayos ang dalaga mga unan at kumot na ginamit niya. Lumapit siya sa bintana para buksan iyon. Napasinghap siya ng dumampi sa kanyang balat ang pumasok na hangin mula sa labas. Saglit lang siyang lumanghap ng hangin. Bumalik siya sa tabi ng kanyang kama at nagsimula mag-exercise. Kailangan niyang gawin iyon. Upang tuluyang magising ang kanyang diwa. After 10 minutes sa pag-exercise, saglit siyang nagpahinga. Pabagsak na iniga niya ang kanyang katawan sa kama. Kamusta na kaya ang pamilya niya? Nagbago na kayang isip ng dad niya na ipapakasal siya? Muli siyang bumangon ng kama. Dumalit siya sa closet para kumuha ng malinis na tuwalya. Kumuha na rin siya ng damit na isusuot. May sarili siyang banyong gagamitin. Nasa loob mismo yun ang inuukupan niyang kwarto kaya ganoon na lamang ang kanyang tuwa dahil hindi niya kailangan magsuot ng mga pang-disguise bago lumabas ng kwarto para maligo. Muling humikab ang dalaga bago tuloy ang pumasok ng banyo para maligo. Sa kabilang banda, nagising si Celso dahil sa sunod-sunod na tarog ng telepono na nasa bedside table. Kring, kring! Ang aga-aga nang iistorbo. Tinatamad na inabot na isang braso ni Celso ang handle ng telepono habang nakadapa sa kama at nakasubsob ang mukha sa malambot na unan. Hello? Sino to? Bawa ang boses na tanong ni Celso sa kabilang linya. Finally, the highness has awakened. Masayang bungad sa kabilang linya. Naidilat ang tuluyan ng binata ang mga mata. Nakilala niya ang boses ng nasa kabilang linya. Sophie, is that you? Paniniguro niya. Agad na naupo siya sa ibabaw ng kama. Yes, it's me. Natatawang sagot ng kabilang linya. Surprise, big boy. Bigla siya nakaramdam ng tuwa. Isang banda na hindi niya kinakausap ang kanyang kababata. Nagtatrabaho to bilang flight attendant sa American Airlines. Araw-araw niya itong namimiss samantalang ito natitiis siya na hindi makausap ng ilang araw. Nakakatampo ka na, ngayon ka lang nagparamdam. Kunway nagtatampo ang boses na wika ni Celso. I'm sorry,
Busy lang ako this past few weeks. But, pinaintuloy to ang sasabihin. But what? Na-curious si Celso. I'm in the Philippines now. Tuwang balita nito sa kanya. Talaga? Natuwa ang binata sa narinig. Napasuntok ang isa nitong kamao sa hangin. Yes, nakakainis ka dahil ikaw una kong pinuntahan. Ang sabi ni Tita Raquel, nandyan ka nga daw sa bagong bahay mo. Sorry, di mo naman sinabi sa akin na uwi ka na pala ng Pinas. Kung alam ko lang, ako na sana sumundo sa'yo sa airport. Tina nang hihinayang nasabi ni Celso. Eh, gusto sana kitang i-surprise. Sagot ang dalaga. Pwede ba kami pumunta dyan ni Maki? Of course, kailangan pa bang itanong yan? Natatawang sagot ni Celso. Best friend niya si Maki, ang kambal ni Sophie. Bago mag-lunch, andyan na siguro kami sa bahay mo. Magluto ka ng masarap ha, yung specialty ni Miss ko na yan eh. Paglalambing ni Sophie sa kabilang linya. Okay, see you later, sagot ng binata. Okay, bye, paalam ng dalaga. Mag-iat kayo mamaya sa biyahe ni Maki. Yeah, thanks. Sasagot pa sana si Celso ng bahay na naputol ng kanilang pag-uusap. Mangiti sa labing bomba siya ng kama. Ang ganda ng gising niya. Pumasok si Celso ng banyo upang maghilamos at magsipino ng ipin. Mamaya na lang siya maligo patapos na siya magluto para naman di siya may ulam mamaya kapag nakarap na ang kababata na matagal na niyang lihim na minamahal. Clarita's POV. Kalahating oras din bago natapos si Clarita sa pag-ayos ng kanyang sarili. Muli niyang sinuot ang kanyang wig, makapal na peking eyebrow, peking nanal na muli niyang nilagay sa kanang pisngi at ang kanyang makapal at malaking salamin sa mga mata. All set! Tuwang sambit niya. Muli niyang sinipat ang mukha sa salamin. Celso. Mayamay natigil naman sa paghakbang si Celso. Napansin niya nakasarang pinto nitong kwarto ng bago niyang kasambahay. Nasa tapat lamang ng kanyang kwarto. Sinipat niyang suot na rilot saktong alas 7 na mukha napasarap yata ang tulog ng dalaga. Nagpasya siyang puntahan ng kasambahay sa kwarto nito. Kailangan itong bumaba at ipalinis niya ang kanyang pool. Akmang kakatok na si Celso sa pinto nang bigla iyong bumukas at bumungad sa harapan niyang mukha ng kasambahay. Nagkagulatan silang dalawa. Ay, tipaklong ka! Gulat na sigaw ni Clarita. Sapo ang tapat ng dibdib. Ano ka ba naman, sir? Nananakot ka ba? Napaismid si Celso sa sinabi nito. Ito pa ngayon na may ganang pagsabihan siya. Kung tutuusin, mas mukha ito nakakatakot sa kanya. Hindi ba dapat akong matakot? Pasayang balik ng binata. Napalabas si Clarita sa sinabi nito. Ano po ba kasing ginagawa niyo dyan sa labas ng pinto? Itigil mo nga yung pagiging assuming mo? Putol ni Celso sa mga sasabihin pa ng dalaga. Ang lakas talaga ng loob nito. Napag-isipan siya ng hindi maganda. Nidulungan ang hibla ng buhok nito, hindi niya magawang hawakan eh. Kaya ako nandito, para sana gisingin ka dahil may papagawa ko sa iyo. Alam ko na, magluluto ka ng breakfast? Sagot ni Clarita. Hindi! Taas kiri na napatingin si Clarita sa mukha ng binata. Maglilinis? Yes! Nakapamewang pang sagot ng binata. Diba, Sunday ngayon? Akala ko po ba may pupunta dito para mag-general cleaning? Oo nga, pero iba naman ang paparinisan ko sa'yo. Ang pool! Ah! Baka pwedeng after breakfast na lang po ako maglinis ng pool, sir. Kahit kape man lang, basta't may laman na sikmura ako. Ang hirap kaya magtrabaho ng gutom. Shut your mouth! Iritadong pigil ni Celso sa sasabihin pa nito. Para itong upaw ng manok, sunod-sunod ko magsalita. Tumigil naman ang dalaga. Bumaba ka at mag-almusal. Pagtimpla mo na rin ako ng kape. Ay, grabe ka, sir. Pati pagtimpla ng kape, hindi ka marunong? Wala sarap na sabi ng dalaga. My God! Inis na naiusal ni El Celso, sabay sa bunot ng kanyang buhok. Nagkamali pa yata siya ng akala na magiging stress reliever niya ang bagong kasambahay. Dahil mukhang ito ang mabibigay sa iyo ng stress at sakit ng ulo. Ako na magtitimpla ng kape ko. Bumabakan at mag-almusal, pagkatapos sinisin mo ng pool. Naintindihan mo, gusto mong ulitin ko pa? Hindi na po, agad na sagot ni Clarita. Mabilis siyang umalis sa harapan ng amo. Mukhang masama yata ang gising nito. Hatid tanaw ni Celso ang papalayong kasambahay habang matiim na naiko yung mga kamay. Sang lupalop kaya ng Pilipinas na kilala ng kanyang kaibigan na si Justin ang pinadalang kasambahay sa kanya. Ang galing bang inis eh. Mukhang makakalbo siya ng maaga. Heist, kung hindi lang ito kaibigan ng kapatid at ng kaibigan niya si Justin, baka niya ito tinanggap. Hindi lang kagandahan, pilosa pa at maduy pa ang isip ng filingera niyang kasambahay. Nagpa siya na rin si Celso na bumaba para makapagsimula na rin magluto. Ayaw niyang masirang araw niya nandahan lang sa kanyang kasambahay.
Iisipin na lang niya maganda mukha ni Sophie dahil ilang oras na lang at baka kasama niya na itong muli. Clarita's POV. Tinapay at kapila ang pinang-almusal ni Clarita. Naiya siyang pakilaman ng ibang pagkain sa loob ng refrigerator. Naabutan siyang humigop ng kape sa kusina ng kanyang amo. Di mo lang siya nito tinapunan ng tingin. Nagpatay Marisha na lang din siya na kunwari hindi niya ito nakikita. Isa sa mga rules ito, wag daw siyang kakausapin. Kung hindi naman importante ang sasabihin, edi okay. Paunahan silang mapanis ang laway. Isa pa sa mga rules ito, wag daw itong pagmastan. Lalo na kapag may ginagawa. Nakatalikod to sa kanya. Pasimple niya itong pinagmastan. Nakita niyang may kinuha itong meat sa loob ng refrigerator, mga gulay at iba pa. Mukhang magluluto yata ang kanyang amo. Panghuhula niya. Tila naramdaman naman ni Celso na pinagmamastan siya ng kanyang kasambahay. Nakalimot yata to sa rules niya. Pero pinipigilan niya munang wag mainis dito. Ayaw niyang tuluyang masiran nitong araw niya. Bago pa siya lingon ni Celso, agad niya nang binawi ang kanyang paningin. Kunwari, abala siya sa paghigop ng kape. Hindi naman siya nagkamali dahil sa ilalim ng suot niyang salamin, nakita niyang mabilis sa paglingon sa kanya ng binata. Muli din naman itong binawi ang paningin. Mabilis tinapos si Clarita ang pag-almasal. Nilala niya sa lababo ang ginamit na tasa at tinugasan yun. Hindi pa rin umiimik ang kanyang amo kaya minabuti niya nang lumabas ng kusina. Lumabas siya ng bahay nito, tumuloy sa likurang bahagi ng bahay. May isang maliit na bahay doon na kung saan nakalagay ang mga kagamitan sa paglilinis. This is it! Siguro naman di mahirapan sa paglilinis ng pool dahil may sarili din silang pool sa bahay. Kung minsan, siya ang naglilinis dahil mas madalas siya ang gumagamit dahil ang pagsaswimming ay isa sa mga gawain niya para mapanatiling fit and sexy ang body niya. Pagkatapos makuha ang lahat ng kailangan niyang kagamitan, agad din siyang lumabas sa maliit na bahay na iyon. Tumuloy siya sa may garden na hindi naman masyadong kalakihan. May ilan lang na halaman na may mga bulaklak na naroon. Katapat lang yun ang pool na kanyang nilinisan. Oh my gosh! Manghang bulalas ni Clarita, nantuloy na nga mahlapit sa pool. Ang laki ng pool at ang ganda ng pagkakagawa. Sa dulong bahagi ng pool naroon na may kataasan na slide na kulay sky blue. Habang ang gilid ng slide may mga nakatayong figura na mga dolphin na may lumalabas sa tubig sa bibig ng mga ito. Para tong fountain, meron pa siya nakita mga figura ng mga mermaids. Tapos, tiles pa ang floor. May dalawang cute na table na may tag dalawang high chair. Inilapag niya sa sahig ang dalang maliit na timba, mop, at mahabang patpat na sa duloy may net pang tanggal ng mga ligaw na dahon sa pool. Pero mukhang malabo may maligaw na dahon dahil may roof na tila nakatakip sa pool. Kuskus dito, kuskus doon. Mop dito, mop doon. Dinukot ni Clarita ang panyo na nasa bulsa ng suot niyang jog pants. Nilagay niya yun sa ibabo ng kanyang ulo, ginawang headband. Muli siyang lumuhod sa sahig. Gamit ang dalawang kamay, kiruskos niya ang tiles ng hawak niyang brush hanggang sa makarating siya sa gilid ng pool. Natigilan siya sa ginagawa. Pinagmastan niya ang malinaw na tubig na nasa pool. Napabulong siya habang titig na titig sa malinaw na tubig. Tila ba inaanyayaan siya nito na mag-dive at mag-swimming. Mabilis niyang iniwas ang paningin sa pool. Hindi siya pwedeng maligo sa pool na iyon dahil kasambahay lamang siya. Tumalikod siya sa pool at muling gumapang sa sahig. Pero paulit-ulit lang na bumabalik ang kanyang paningin sa pool. Naupo siya sa sahig, muling humarap sa pool. Iniinat niya ang isang binte para maabot ang tubig na nasa pool pero agad niyang tiniklop ang binte para pigilan ang sarili. Celso. Nasa kusina si Celso at abala sa paluluto ay marinig ang sulod-sulod na tunog ng doorbell. Ito na sigurong tatlong babae na maglilinis ng kanyang buong bahay. Pinahinaan niyang apoy para hindi masunog ang nilulutong putsero. Lakad takbo ang kanyang ginawa para buksan ang gate. Good morning po, sir. Panabay na bati ng tatlong babae na nakatoka ngayon sa bahay niya para mag-house cleaning service ng 5 hours. Nakasuot ang mga tunong uniform na galing sa house cleaning company. Good morning! Ganting bati ni Celso sa mga ito. Pasok kayo! Agad niyang sinira ang gate na makapasok na ang tatlong babae. Tuwing linggo, iba-ibang employees ang pinapadala sa kanya ng company. Nauna siyang pumasok ng bahay habang nakasunod naman sa kanya ang tatlong babae. Dinala niya ang mga ito sa sala at kinausap. Don't worry po sir, kami na pong bahala. Trabaho po namin magserbisyo na maayos sa inyo. Anang isang babae. Lani ang pangalan nito. Nabasa niya sa name tag na nakaipit sa uniform nito. Sumunod kayo sa akin. Ituturo ko sa inyo kung saan nakalagay ang mga kagamitan sa paglilinis. Wika ni Celso. Tumango naman ang mga ito. Dumaan muna sa kusina si Celso para silipin ang niluluto. At nang masigurong luto na iyon, agad niyang inoff ang stove. Muli siyang lumabas ng kusina.
Binalikan ang tatlong babae na naghihintay sa kanya sa labas ng kusina. Sinanyasan ng binatang tatlong babae na muling sumunod sa kanya. Tumalima naman ng mga ito. Clarita. Hawak sa dibdib. Pikit matang inaabot ni Clarita ang tubig ng pool gamit ang kanang kamay. Tapos bigla niya ring babawin ang kamay kapag malapit itong dumumpi sa tubig ng pool. Sa ganong tagpo, naabutan ni Celso ang kasambahay kasama ng tatlong babae na nasa likuran niya. Hindi sana namalayan ni Clarita na nakalapit na sila dito. Akmang muling iabot ni Clarita ang isang kamay sa tubig habang nakapikit ang mga mata nang gulatin siya ng pabilang na boses. Sinabi ko bang dasalan mo ang tubig ng pool? Biglang mulat ng kanyang mga mata si Clarita. Kagat labing unti-unti siyang lumingon sa nagsalita na walang iba kundi ang kanyang amo. Kayo po pala, sir. Pilit ang iting binitawan ng dalaga. Nakita niyang sinuksok ng binatang dalawang kamay sa bulsa sa suot nitong maong short. Ang sabi ko, linisin mong pool, hindi dasalan. Seryosong sabi ng binata. Oo nga po, naglilinis naman po ako. Para siyang maamong tupa ng sumagot. Naglilinis? Ulit ito sa kanyang sinabi. Pwes hindi ko nakikitang paglilinis ang ginagawa mo. Baka hindi mo alam, ligaya. Isang curse pa lang dinarasal mo. Pinagbintangan pa siya nito. Ay grabe ka, sir. Anong akala mo sa akin, mangkukulam? Parang gusto niyang mainis sa amo. Napansin ni Clarita ang tatlong babaeng nakatayo sa likuran nito. Nakita niyang pasimpleng tumatawa mga ito pero hindi iyon binigyan ng pansin. Lumapit si Celso na nakaupo pa rin sa ligaya. Aba malay ko, hindi ko naman sinek ang pinanggalingan mo. Pasuyang sabi pa nito. Hindi nagustuhan ni Clarita ang sinabi ng binata kaya inis na tumayo siya. Hindi niya napansin ang ginamit niyang powder detergent na binudbon niya sa sahig ng gilid ng pool. Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi ako... Ay! Malakas siyang napadali nang biglang dumulas ang kanang paa at matumba sa matipunong dibdib ng binata. Tumansik naman ang suot na salamin ng dalaga sa hindi kalayuan. Nagulat si Celso sa pangyayaring iyon kaya na out of balance siya. Pero bago tuloy ang bumagsak ang kanyang likod sa tiles, agad na niyang naituho ng dalawang siko upang hindi mabagok ang kanyang ulo. Padapang bumagsak ang katawan ng dalaga sa ibabaw ng matimbon ng katawan ng binata. Nakalagay ang kanyang buka sa isang dibdib nito. Ano ba bang ginagawa mo? Umalis ka na sa ibabaw ng katawan ko. Utos ito sa kanya. Nahihiyang inangat ni Clarita ang kanyang mukha. Hindi naman niya inaasahan na nakatingin pala ito sa kanya kaya nagtamang kanilang mga mata. Napatitig siya sa mga mata nito. Nawala sa isip niyang natanggap pala niya ang suot niyang salamin. Agad naman na umagaw ng pansin ni Celso ang mapupungay at pagkaganda mga mata ng dalaga na hanggang ay nasa ibabaw pa rin siya. Sayang naman kung nakatago lang sa ilalim ng salamin ang magandang mga mata nito. Pero agad sinaway niya ang kanyang sarili. Agad na umalis siya sa binata. Bastos! Bumangon ng binata. Excuse me, ako pa ngayon ang bastos? Buka nag-e-enjoy ka nga sa katawan ko. Ano nag-e-enjoy ang sinasabi mo? Never been kissed at never been touched pa ako, sir. Baka nga ikaw ang nag-enjoy. Pasuyang ganti ng dalaga sa sinabi nito. Ah, ganon. Mukhang ikaw pang nalugi. Ganti ng binata sa kanya. Hindi ko nga alam kung tatanga-tanga ka lang talaga o sinadya mong magpatumba para lang magpa-chancing ka sa akin. Ang sakit ng words sa ginamit nito. Sa buong buhay niya ngayon lang siya nawalan na tawag ng tanga. Ang sakit mo magsalita? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako tanga. Aksidente talaga nangyari. Matarin niyang sabi dito. Whatever. Ines na sagot ng binata. Samahan mo sila. Ituro mo sa kanila kung saan nakalagay mga gagamitin nila sa paglilinis ng bahay. Tapos bilisan mong paglilinis ng pool. Tumalikod na sa Celso. Napansin nito ang salamin sa mata ng dalaga. Dinampot niya yun at inihagi sa agulat ang dalaga. Buti na lang alerto si Clarita kaya nasalo niya ang salamin na ginagamit niya. Kita mo tong ungas na to? Kaspang talaga ng ugali. Lim na nagyat-yat ang kalooban niya muli niyang isinot ang kanyang salamin sa mata. Wait, ibig sabihin, kanina pa pala nakita ng binata ang kanyang mga mata? Isang mabilis na sulyap ang ginawa niya sa papalayong dalaga. Sana hindi ito nagduda na hindi talaga malabo ang kanyang mga mata. Bigla siya nag-alala na baka may nabago na sambuka niya. Agad niyang hinawakan ang suot na wig, ang kanyang makapal na kilay, at ang kanyang peking na baka mapunta na sa kanyang noo. Hi, salamat, usal niya. Buti na lang salamin lang ang natanggal sa kanya. Hindi pwedeng mabisto agad siya ng binata. Nagpapanggap lang siya bilang si Ligaya, na ibang mukha nagtatago sa katauhan nito. Miss, baka pwedeng makuna namin ang mga gagamitin namin sa paglilinis? Tawag pansin sa kanya ng isang babae. Ah, oo nga pala, pasensya na. Hinging paumanhin niya.
Ang video ni sir kanina, swerte mo girl. Humagikik pang sabi na isa namang babae. Swerte ka dyan. Kontra rin lang naman. Ang matitirang lalaki sa mundong to, never ko siyang papatulan, no? Sumunod na lang kayo sa akin. Kunway bulyaw niya sa mga ito. Tumalikod siya sa tatlong babae at palihim na umiti. Kahit naiinis siya sa binata, hindi pa rin niya maiwasan na kinigin sa nangyari kanina. Sa kabilang banda. Muling bumalik sa kusina si Celso para magluto na ibang putahe. Pambihirang babae yun. Ipagmayabang ba naman sa akin na never been kissed at never been touched daw siya? Ano naman ang pakialam ko? Bulong ng binata habang ginagawa ang patas at isasahog sa lulutuin na minudo. Tumigil siya sa ginagawa at mukhang siya pangang nalugi. Siya nga itong feel na feel ang nadood na mukha sa dibdib ko eh. Kakaiba din talaga ang galawan ng babaeng yun eh. Naka-chancing lang. Inis na muling pinagpatuloy ni Clarita ang paggagayat ng patatas. Bakit ba pinagtutuunan niya ng pansin ng babaeng yun? Masisira lang ang araw niya. Clarita. Pagkatapos si Clarita maglinis ng pool, muli siyang bumalik sa loob ng bahay para tanongin ang kanyang amo kung may papagawa pa ba ito sa kanya. Dumiretso siya sa kusina dahil alam niya nagluluto ito. Sir, tawag pansin niya sa nakatalikod na binata. Itinas nitong isang kamay, pahiwatig na ayon itong paistorbo. Itatanong ko lang po kung may iutos po ba kayo? Wala na. Tipid na sagot ng binata na hindi mo lang siya nilingon. Kung sinisipag ka, doon ka na muna sa garden at magbunot ng mga ligaw na damo. Para naman magkakaroon ng damo doon, eh gawa naman sa simento ang garden mo. Simpleng sagot niya. Busy ako. Ayoko ng istorbo. Pumunta ka na ng garden eh kapag wala ka nakitang ligaw na damo, ikaw na lang maghanap. Aboridong sabi nito sa kanya. Napalukot ang mukha ni Clarita sa sinabi nito. Mukhang bad mood nga ang binata. Nagpa siya na siyang umalis ng kusina. Nagdadabog ang mga paa. Nahamakbang siya palabas ng bahay. Magustuhan kaya ni Celso ang paging kasambay ni Clarita. Gayun palagi sila nagbabangayan. Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.